Hello ulit mga Body Boys, mga Kadash. Nung previous episode ko, nireview ko ang old 2018 Yamaha X-Max 300 ko. Ngayon naman, kumpara natin ang YSSG series rear shocks for X-Max sa stock shocks ng X-Max. I've been using my X-Max 300cc with its newly installed YSSG series rear shocks for about 3 months na, and it took me 3 years before surrendering my stock shocks and replace it with YSSG series. Ang tanong ay, sulit ba ang minor upgrade from stock shocks to the entry-level YSSG series for X-Max 300? Pag-usapan natin. Ang unang kategorya natin ay ang looks o ang itsura. Kung susuriin natin ang stock shocks, ay napakasimple lang ng design nito. All black, spring type or sprung type, simple technology, unit swing with an 84mm or 3.3 inches travel. Generally, simpleng-simple lang pagdating sa looks. Si YSSG series naman ay bongga ang mga kulay nito. Ang pinili ko ay gold. Well, di ako mahilig sa gold, pero ang sabi nila, swerte daw ang kulay na ito. Sana, no? Kung sa itsura lang ang pag-uusapan, gwapong-gwapo talaga si YSSG series. And marami pang color variations ang mga spring at baso nito. May red spring, yellow, at black spring. Sa baso naman, para sa variant na ito, ang alam ko may silver, gold. Yung black na baso, para na kasi sa YSSG Sports yun eh. So, kung itsura lang, panalo si YSSG series dito. Number 2, the adjustability. Na-adjust ba ang stock shocks ni X-Max? Well, depending on your weight and your preference, ang sagot dyan ay malaking oo. Meron siyang 3 levels depending on your preference. At ganun din naman itong si YSSG series. Fully adjustable din ang kanyang preload, depende sa riding style natin mga Body Boys. Pagdating sa kategoryang ito, medyo pantay lang sila. Adjustable silang dalawa eh. Number 3, dahil sa adjustable siya, ano naman ang real feeling o real life feeling pag sinakyan at pinandar na siya? Unahin natin si YSSG series. Ang pansin ko, medyo stiff pa rin ang feeling kahit in-adjust ko na sa pinakamababa na preload para lumambot. Ibig sabihin yung settings na pinakamalambot. I'm about 70 kilograms. Siguro depende rin sa weight nyo, Body Boys. Pero para sa akin, nakasagad na si YSSG series sa pinakamalambot na settings. Honestly, medyo matigas pa rin siya. So it all boils down to the performance of the Yamaha X-Max 300 stock shocks. Comparing my experience in riding the X-Max with the stock shocks, ay swabing-swabe. Wala na akong masabi. The comfort, yung rebound niya, yung play niya, sobrang swabe. Yun lang, kung medyo maporma ka nga, i-consider mo palitan ang stock shocks mo. Sa durability naman o sa durability, as of now, I can only say na ang stock shocks ay napakatibay. Considering na ginamit ko na siya ng 3 years, ay hindi pa rin siya sira. Medyo na-off lang ako kasi mabilis mag-chip ang kulay ng stock shocks. So ikaw ay isang OC rider o obsessive compulsive rider, eh medyo mapag-iisipan mo lagi kung ano ang iyong ipapalit sa nag-chip na kulay ng stock shocks mo for your X-Max 300. Sa YSSG series, based on my 3 months experience, wala naman ako nakikitang nanghihina siya. Stiff nga eh. Mukhang matibay. And take note, everyday ako pumapasok from Obando to Bulacan. So I don't see the YSSG series shocks giving me any problem when it comes to durability. Now, what is my take? Sulit ba ang upgrade or hindi? Swabe ba ang upgrade or hindi swabe? Well, pagdating sa comfort, malayong malayo pa rin ang ganda ng stock shocks ng X-Max 300. Sorry YSSR. With my 3 years experience with installed stock shocks, ay napakaswabe. Kung rebound, play, yung travel, at yung relax ka pag napadaan ka sa mga mabababaw na lubak, panalo itong si stock shocks.
Now, hindi ko naman sinasabi na pangit ang YSS G Series shocks, no? Ang punto ko lang dito ay kung mag-upgrade kayo from XMAX stock shocks to YSS G Series stock shocks, ay medyo mag-isip na kayo. Pwedeng you get the next higher variant of YSS shocks for XMAX, for example, get the G Sport, or kung may bonggang budget ka naman, then go for all-ins. So, for you guys planning to upgrade your stock shocks to YSS G Series, better na mag-ipon pa ng konti. Get all-ins or YSS G Sport with fully adjustable preload on top and bottom. So, yun lang, no? Sana sa mga ka-XMAX ko dyan na mga ka-dashers and body boys, may natutunan kayo sa aking munting review. So again, this is Moto Dash for Moto Dash Review. For more videos, please like, share, comment, and subscribe. Ciao!